Magandang araw po sa inyo, Kuya Barry, at sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Nais ko lang ibahagi po itong aking karanasan. Tiyan nga po pala, itago nyo na lang po ako sa pangalang Cecilia. Ako po ay tubong Bulacan. Ngunit itong ibabahagi ko pong kwento ay naganap po sa probinsya ng aking mama, sa Cebu. Hindi ko na lamang po papangalanan pa ang naturang baryo para mabigyang proteksyon ang baryong iyon. Taong 1987, nang magtungo kami sa Cebu upang dalawin ang puntod ng namayapang mga magulang ng aking ina. Buwan noon ng Oktubre, at ang sabi ng mama ay mamamalagi raw kami ng 2 linggo sa baryong iyon dahil hihintayin pa namin ang pagsapit ng undas. Doon muna kami nakituloy sa bahay ng pinsan ni mama na si Ate Vergie. Siya po ay may 2 anak na lalaki na mas bata po sa akin. 10 taon ang panganay at 8 taon naman ang bunso. Ate Vergie ang tawag sa kanya ng mama. Kaya ang sabi niya ay ganoon na din daw ang itawag ko sa kanya. Wala na pong asawa si Ate Vergie sa kadahilanang nangibang bakod po ito. Ay nako, insan, sumakbilang bahay na ang haliporot kong asawa. 5 buwan na ang nakakalipas eh. Hindi ko nga rin alam ang dahilan niya kaya niya kami iniwan ng mga bata. Pero alam mo, kahit masakit, pilit ko na lamang kinakalimutan dahil mas kailangan ako ng mga anak ko. Pagkukwento niya kay mama. Sa mga sandaling iyon, Kuya Barry, nababanaag ko sa mga mata niya ang mga luhang pilit na pinipigilan. Total, hindi rin naman kami kasal kaya hinayaan ko na. Wala rin naman akong karapatang maghabol sa kanya. Dagdag pa niya. Ang iba nilang pinag-usapan, Kuya Barry, ay hindi ko na po narinig. Gawa ng pinalayo po ako ni mama sa kanilang inuupuan. Hindi raw tamang makinig ang bata sa usapan ng mga matatanda. 15 anyos pa lamang kasi ako noon, Kuya Barry. Masipag si Ate Vergie maging ang kanyang mga anak. Minsan nga ay isinama nila kami ni mama sa pag-aani ng mais. Kahit na mainit at nangangati ako, ay hindi ko ininda dahil sa tuwing may nababalatan akong mais ay parang proud ako sa sarili ko na nagawa ko iyon. Idagdag pa ang paglalagay ng mga mais sa sako na kinalilimangan ko talagang gawin. Kahit na medyo nahihirapan at pagod na ay parang baliwala lang po sa akin dahil alam kong may naitulong ako at may natutunan na naman akong bagong gawain. Nasa kumpul na kami para ipakilo ang mga naani na mais para makuha na yung parte namin. Nang mapansin kong tila namutla si Ate Vergie. Mabilis siyang tumayo mula sa kinauupuang sako na may lamang mais at kaagad na naglakad papalayo nang papunta na sa kinaroroonan namin ang isang lalaki. Halos palipat-lipat ang tingin ng mga tao kay Ate Vergie at sa lalaking iyon. Nang makaalis na ang lalaki para maghakot ng mga mais, ay saka naman bumalik itong si Ate Vergie. Insan, akala ko ba wala rito yung kinakasama mo dati? Tanong ni mama kay Ate Vergie. Napabuntong hininga naman siya at sinabi niyang hindi niya alam na dumating na pala ang ama ng kanyang mga anak mula sa kung saan. Medyo matagal na din daw kasing umalis ito roon. Pansin ko sa mga mata ni Ate Vergie na may namumuuna namang luha sa gilid ng kanyang mga mata. Kahit na hindi niya pinapalata, ay ramdam kong mahal niya pa rin ang dating asawa. Nang sumunod na araw, bihis na bihis si Ate Vergie na lumabas ng bahay. May bahid pa nga ng make-up ang kanyang mukha. Ang bili niya sa akin na kapag dumating daw ang mga pinsan ko mula eskwela, ay sabihin ko raw sa mga ito na may aasikasuhin lamang siyang importanteng bagay. Gabi na po nang nakauwi si Ate Vergie. Lango pa siya sa alak.
umiiyak pa siyang nagkwento kay Mama na nanggaling daw siya sa bahay ng dating asawa niya. Subalit nakita niya raw ang dating asawa na mahigpit na nakahawak sa baywang ng bagong kinakasama nito at sa tingin daw niya ay punong-puno ng pagmamahal ang lalaki habang nakatitig sa mukha ng babae. Bagay na nagpahina umano sa kanya. Dahil sa nasaksihan ay nahimok daw siyang uminom ng alak para labanan ang sakit na nararamdaman. Inamin niya rin na mahal pa niya ang asawa at gagawa umano siya ng paraan upang magkaayos sila. At kinabukasan nga, sinimula na ni Ate Virgie ang misyon. Maaga siyang nagising para mag-ayos sa kanyang sarili. Nagpahid ng hindi kakapalang make-up at nagsuot ng sexy na damit. Sinamahan ko po si Ate Virgie ng araw na iyon. Nagdala kami ng pansit dahil paborito umano iyon ng kanyang asawa. Sinamahan na rin namin ng kape. Natawa pa nga ako sa kanya gawa ng para siyang isang teenager na hindi mapakali sa labis na pagka-excited. Doon kami nagtungo sa tinatrabahong bahay ng asawa niya. Panday mason kasi ito. Eh, Ate Virgie, paano kung makita tayo ng bagong asawa ng asawa mo? Tanong ko sa kanya. Huwag kang mag-alala si Sidya, hindi naman lumalabas ng bahay ang babaeng yun eh. Lagi lang nakakulong yun. Naku, baka takot maarawan. Sabi kasi ng mga ilang kapitbahay na kilala ko, eh, bihira lang daw makitang lumabas yun. At kung lumabas man, ay laging nagmamadali daw na para bang takot na takot makisalamuha sa iba. Tugon sa akin ni Ate Virgie. Nadatnan nga naming nagpapahinga ang asawa ni Ate Virgie. Umiinom ito ng tubig habang nakatingin sa ginagawang bahay. Malapit nang matapos ang bahay na iyon, base sa kabuuang ayos. Kaagad na lumapit si Ate Virgie at inalok ang asawa ng kape at pansit na daladala namin. Halata sa mukha ng lalaki na nagulat ito sa ginawa ni Ate Virgie, subalit hindi naman ito tumanggi. Medyo lumayo muna ako sa kanila Kuya Barry para naman masulo siya ni Ate Virgie. Naulinigan ko pa nga na nagtanong ang lalaki kung ano ba ang ibig sabihin ng ginawa niya. Nasipat kong nag-uusap ang dalawa na may mga ngiti sa mga labi. Pero nagulat na lamang po ako nang may babaeng mabilis na naglakad patungo sa dalawa. Nakasuot po iyon ng maitim na damit at wari galit na sinugod si Ate Virgie. Walang salitang sinabunutan niya si ate. Kahit naguguluhan ay kaagad kong tinungo sila at inilayo si Ate Virgie mula sa kanya. Pati nga ang asawa ni Ate Virgie ay iyon din ang ginawa. Inawat silang dalawa. Hoy babae, itong tandaan mo ha, hinding-hindi na mapapasayo si Arman dahil akin lang siya. Akin lang. Naintindihan mo ba? Galit na turan ng babae habang dinuduro-duro sa mukha si Ate Virgie. Siyempre ay hindi nagpaawat si Ate Virgie. Nanlaban din siya at sinabing babawiin niya ang kanyang asawa, magkamatayan man. Hindi naman pa nagkasakitan silang dalawa dahil kinaladkad na ng lalaki ang babae. Si Ate Virgie naman ay mangiyak-ngiyak sa galit habang sinasabi na babawiin niya ang asawa para sa mga bata, para mabuo ang pamilya niya. At 30 ng Oktubre nang nagulantang kami dahil sa sinapit ni Ate Virgie. Bigla na lang na hindi siya makabangon sa kinahihigaan. Maputlang maputla siya at nanginginig. Anya ay parang may kung anong hayop daw ang gumagapang sa loob ng kanyang katawan. Niwala siyang ganang kumain. Dadalhin na sana namin siya sa ospital, ngunit nagsimula na siyang magsuka ng parang putik. Dumadaing na rin siya dahil ang sakit-sakit umano ng kanyang tiyan.
Isa sa mga kapitbahay ni Ate Virgie ang nagsabi na hindi daw normal ang nangyayari sa kanya. Mabuti pa raw napatingnan kaagad sa isang albularyo. Nang makarating ang albularyo, ay humupa na ang sakit na nararamdaman ni Ate Virgie. Halos hindi kami makapaniwala nang sabihin ng albularyo na pinaglalaruan umano ng mahikang itim si Ate Virgie. Hating gabi na nang magising kaming lahat sa sigaw niya. Akala namin kung napaano na siya. Ngunit nang tiningnan namin siya ay nagulat na lang kami nang may mga nagkalat na hila-hila sa loob ng kanyang silid. Ang hila-hila, Kuya Barry, ay salitang Cebuano para sa lintang kati o islag o yung bang mga parang suso na walang daladalang bahay. Nakakadiri ang mga iyon. Naglalakihan pa at kulay itim. Naku, saan ang galing ang mga iyan? Patanong na sigaw ni nanay. Ay, hindi ko nga rin alam eh. Nagulat na lang ako pagising ko nang masilayan ang mga iyan dyan. Sagot naman ni Ate Virgie. Kahit na nandidiri ay nagtulungan kami ni na mama at ng mga anak ni Ate Virgie na alisin ang mga hila-hila sa kanyang kwarto. Akala namin ay wala lang ang mga iyon. Subalit paggising ko kinabukasan ay pinatingnan sa akin ni mama si Ate Virgie. Nang puntahan ko siya sa kanyang silid ay napasigaw na lang ako, Kuya Barry, nang may nagkalat na naman doon na mga hila-hila. At sa pagkakataong iyon ay nasipat kong lumalabas ang tatlong malalaking hila-hila sa bunganga ni Ate Virgie. Nakanganga siya kasi habang tulog. Lumipas ang ilang araw ay wala pa rin pagbabago sa kalagayan ni Ate Virgie. Hindi na rin kami nakakauwi dahil ayaw siyang iwan ni Mama. Nagpadala na lamang kami ng sulat kina Papa na ipagpapaliban na muna namin ang aming pag-uwi dahil mas kailangan kami ni Ate Virgie. Nang magtungo ulit sa bahay ang albularyo, sinabi niyang magbudbud kami ng asin sa loob at labas ng bahay daw para hindi makapasok ang mga hila-hila. At sa awa naman po ng Diyos ay simula nang ginawa namin iyon, Kuya Barry, wala nang hila-hila ang nagagawi sa bahay, lalong-lalo na sa silid ni Ate Virgie. Minsan ay nagtungo ako sa tindahan kasama ang mga anak ni Ate Virgie nang makita namin ang kanilang ama. Siyempre pa, dali-daling lumapit ang mga pinsang ko rito. Niyakap naman sila ng ama nila at binigyan pa nga ng pera pambili ng mga chichirya. Narinig ko pa ngang sinabi ng mga bata na may sakit ang ina nila at kailangang bisitahin ito ng kanilang ama. Akala ko ay tatanggi siya, ngunit sinabi nitong dadalawin daw niya si Ate Virgie na ikinatuwa naman ng mga anak niya. Noon nga ay sumama sa amin si Manong Arman sa bahay. Nasilayan niya si Ate Virgie na nakaratay sa banig, nanghihina at halos hirap na hirap nang makatayo. Kinamusta niya si Ate Virgie at nakita ko na parang kumislap ang mga mata ni ate dahil sa tuwa. Nag-usap silang dalawa ng masinsinan at narinig kong humingi siya ng tawad sa asawa dahil sa kapabayaan niya at dahil sa kanyang pagtataksil dito. Sisikapin daw niyang ituwid ang mga baluktot niyang mga desisyon para sa mga anak nilang dalawa. Bago umalis si Manong Arman ay inilipat niya ng higaan si Ate Virgie sa sala. Doon daw ay makakalanghap siya ng sariwang hangin at para maging maginhawa naman ang pakiramdam ng asawa dahil hindi masikip ang paligid, hindi katulad sa silid nito na sobrang sikip. Hindi na tinutulan pa ni Mama ang ginawa ni Manong Arman dahil umayo naman sa kanya si Ate Virgie. Buhat nga ng araw na iyon, Kuya Barry, tila ba nanumbalik ang lakas ni Ate Virgie. Hindi na rin siya sinusumpong ng pananakit ng kanyang tiyan. Nagulat nga si Mama
nang madatnan si Ate Virgie sa kusina na naghahanda ng almusal namin. Masaya kaming nakabawi na si Ate Virgie. Napapadalas din daw ang pagdalaw ni Manong Arman sa kanya at sa mga anak nila. Ngunit isang tanghali, habang masaya kaming nanananghalian kasama si Manong Arman, ay bigla na namang dumating ang kinakasama niya sa bahay. Galit na galit ito, pinagsasapak ba naman si Manong Arman? Nag-hysterical na siya nang isinigaw niya ang mga katagang magbabayad daw si Ate Virgie ng mahal sa pag-akit kay Manong Arman. Ngunit sinabi ni Manong Arman sa kanya na walang kasalanan si Ate Virgie dahil nagkusa siyang magtungo sa bahay para sa kanyang mag-iina. Sa narinig ay mas lalong sumiklab pa ang galit ng babae. Mamamatay ka, Virgie. Hindi ako papayag na makuha mo si Arman. Magbabayad ka. Mamamatay ka! Sigaw niya. Hindi naman nakatiis si Mama sa ginawa ng babae, kaya naman ay sumabat na siya at pinalayas ang babae. Si Ate Virgie naman ay tila napako na lamang sa kanyang kinauupuan. Hindi na nakapagsalita pa. Kahit naman ang mga bata ay tahimik lang din. Umuwi na tayo, Arman! Muling sigaw ng babae, pero hindi nagpatinag si Manong Arman. Ngunit nang akmang dudumogi na ng babae si Ate Virgie, ay maagap na hinarangan iyon ni Manong Arman at kinaladkad ang babae papanaog ng hagdan. Batid naming nasaktan ang babae dahil sa ginawa ni Manong Arman dahil nagpumiglas ito ng husto. Ngunit tila bingi si Manong Arman. Nang araw ding iyon ay bumalik si Manong Arman sa bahay. May dala-dala siyang malaking bag at ayon sa kanya na uuwi na siya sa kanyang mag-iina. Aayusin na raw niya ang nasira nilang pagsasama. Hindi na raw niya matagalan pa ang ugali ng babaeng kinakasama. Masyado na raw itong paranoid. Hindi nga daw niya alam kung bakit ipinagpalit niya ang kanyang pamilya roon. Sa harapan naming lahat ay nangilid ang mga luha ni Manong Arman. Sising-sisi raw siya sa mga naging kasalanan niya. Mahal, patawarin mo ako. Pangako ko sa iyo na hinding-hindi na kita iiwanan. Babawi ako sa inyo ng mga bata. Bubuo ulit tayo ng mga masasayang alaala kung tatanggapin mo lang muli ako. Hindi mo naman kailangan sabihin yan, Arman eh. Mahal din kita kahit gaano pa kalaki ang magiging kasalanan mo. Mapapatawad kita. Hindi para sa mga bata, kundi para rin sa sarili ko. Tugon naman ni Ate Virgie. Dahil nagkaayos na si na Ate Virgie at Manong Arman, ay napagdesisyon na ni Mama na umuwi na. Tutal naman, wala nang sakit si Ate Virgie at bumalik na rin sa buhay at sa bahay nila si Manong Arman. Nang gabing ding iyon ay nagpaalam na si Mama sa mag-asawa na kami ay uuwi na ng Bulacan. Hanggang sa sumapit na ang araw ng pag-uwi namin. Nasa pintuan na si Mama habang ako naman po ay nasa bakuran na nang nagyayakapan silang dalawa para magpaalam na sa isa't isa. Nang bigla na lamang napahiyaw si Ate Virgie. Namilipit siya dahil sa pagsakit ng kanyang tiyan. Isinigaw pa niyang, "Aray, ang sakit!" Hanggang sa bigla na lamang siyang nangisay. Nagkukumahog naman si Manong Arman na lumapit sa kanya. Dahil nga sa doon sa baryo nila ay matindi ang paniniwala sa mga albularyo, kaya doon na namin isinugod kaagad sa bahay ng albularyo si Ate Virgie. Hindi pa rin napawi ang pananakit ng kanyang tiyan. At walang patid na rin ang pagsusukan niya ng malapot na likido na kulay itim na parang putik. Kaagad namang umusal ng orasyon ang albularyo at ipinatong ang kanyang kanang kamay sa ibabaw ng ulo ni Ate Virgie. Subalit mas lalong dumami ang mga lumalabas na likido
sa bibig nito. Umiiyak na kami noon ni Mama sa pag-aalala kay Ate Virgie. Maging si Manong Arman ay nagpapahid na rin ng mga luha sa kanyang mga mata. Makailang ulit ding umusal ng dasal ang albularyo at naglagay ng sagradong langis at tiyan ni Ate Virgie bago humupa ang pag-agos ng maiitim at malapot na likido mula sa kanyang bibig. Akala namin ay magiging maayos na, ngunit nagimbal na lang kami nang magsilabasan ang napakaraming hila-hila sa kanyang bibig. Yung iba ay tila patay na at ang iba naman ay gumagalaw-galaw pa. Kahindik-hindik iyon sa mga mata namin. Binarang! Binarang si Virgie! Ang mahinang saad ng albularyo na nagpalaki sa mga mata namin. Ano po? Sino naman po ang gagawa niya sa pinsan ko? Litong tanong naman ni Mama. Marahil ay may nakaaway siya at ito ang iginanti sa kanya. Tugon naman ng albularyo. Sa puntong iyon, Kuya Barry, ay parang naging iisang tao lamang ang sumagi sa isipan namin. Ang babaeng kinakasama ni Manong Arman. Hindi na nagpaalam pa sa amin si Manong Arman at mabilis ang kanyang kilos na lumabas kaagad ng bahay ng albularyo. Ngunit sa isip-isip ko ay nababatid kong kukumprontahin niya ang dating kinakasama. Isang malaking garapon ang pinaglagyan ng albularyo sa mga hila-hila na lumalabas mula kay Ate Virgie. Napuno ang garapon na iyon. Makailang ulit din niyang pinainom ng sagradong langis si Ate Virgie at pinahiran ang kanyang tiyan. Naging maayos namang muli ang pakiramdam ni Ate Virgie nang matapos ang huling orasyon sa kanya ng albularyo. Bagaman naging maginhawa na ang pakiramdam ni Ate Virgie, ay sinabi ng albularyo na hindi pa raw nakuha ang lahat ng hila-hila na nasa loob ng katawan nito. Kailangan daw painumin daw si Ate Virgie ng sagradong langis 3 beses sa isang araw at laging magpahid sa kanyang tiyan ng langis na ito sa tuwing bukang liwayway at sa tuwing sasapit ang takip silim. Nang bumalik si Manong Arman ay laylay ang mga balikat nito. Wala siyang sinabi na kahit ano. Iniuwi na namin si Ate Virgie sa bahay nila para makapagpahinga naman. Masayang sumalubong sa amin ang kanyang 2 anak nang makitang maayos na ang kalagayan ng kanilang ina. Doon na nagkwento si Manong Arman kay Mama na hindi na raw niya nakita ang babae niya dahil umuwi na raw ito ng Sikihur sa lugar na kinalakihan ng babae. Malakas umano ang kutob ni Manong Arman na ang babaeng iyon ang may kagagawan ng barang sa kanyang asawa. Nagbanta umano ang babae na kung iiwanan daw ito ay hindi nito hahayaang magiging masaya si Ate Virgie sa piling niya. Isang tanghali, ako ang natukang magpainom ng sagradong langis kay Ate Virgie. Dahil ayon sa albularyo, kailangang iba ang magpainom ng langis at hindi pwedeng personal na si Ate Virgie ang gagawa nun. Wala sa bahay si Manong Arman dahil may tinatrabahong bahay sa bayan. Si Mama naman ay nasa bayan rin para mamalengke at ang 2 pinsan ko ay pumasok naman sa eskwela. Matapos na pinainom ko si Ate Virgie, ay parang may naririnig akong kumulo sa loob ng kanyang tiyan. Siyempre pa ay tiningnan ko ang kanyang tiyan. Nakahiga noon si Ate, kaya kitang-kita ko ang kabuuan ng kanyang tiyan. Nangilabot ako ng husto nang masilayan ko ang tiyan niya na umaalon-alon. Tila ba may mga gumagalaw-galaw sa loob ng kanyang tiyan. Bigla kong naisip na hila-hila ang mga iyon. Anong nakita mo sa tiyan ko, Cecilia? Tanong pa ni Ate Virgie, pero sinabi ko na lamang
na wala naman para hindi na siya mag-alala pa. Ate, ipahid kaya natin yung sagradong langis at yan mo ngayon. Hindi ko alam kung bakit ko ba nasabi ang mga katagang iyon. Nagulat na nga lang ako nang bigla kong naisip iyon. Sinagot naman ako ni Ate Virgie na ako na daw ang bahala. At iyon nga ang ginawa ko, Kuya Barry. Ipinahid ko nga ang langis sa buong tiyan ni Ate Virgie. At halos hindi ako makapaniwala sa mga sumunod na aking nakita. Ang umaalon-alon niyang tiyan ay humupa. At ang mga gumagalaw-galaw sa loob ng kanyang tiyan ay tila ba bumuunang isang kumpul na sa tansya ko po ay parang katulad ng isang bola ng tenis ang laki ng bilog na binuo ng mga iyon sa gilid ng tiyan ni Ate Virgie. Dahil sa mga nasaksihan ko ay nangilabot ang buo kong katawan. Cecilia, anong nangyayari sa tiyan ko? Para kasing ipinako mo na ang tingin mo dyan eh. Nang sabihin iyon ni Ate Virgie ay saka pa lamang ako natauhan. Wala Ate Virgie, ano kasi nagugutom po ako eh. Sinabi ko na lamang iyon para maiba ang usapan. Kahit na nanginginig na sa takot ang mga kamay ko ay hindi ko iyon ipinahalata kay Ate Virgie. Tinakpan ko na ng kanyang damit ang tiyan niya ngunit nasisipat ko pa rin ang bilog doon. Sa puntong iyon ay napatanong ako sa aking sarili kung bakit hindi man lang nararamdaman ni Ate Virgie ang mga nangyayari sa kanyang tiyan. Ang mga nasaksihan ko ay inilahad ko kay Mama. Kaya naman pagsapit ng takipsilim ay si Mama na ang nagpresenta na magpahid ng sagradong langis sa katawan ni Ate Virgie. Nasipat ko pang may ibinulong siya kay Manong Arman. Akmang ipapahid na ni Mama ang langis nang biglang napahiyaw si Ate Virgie. Sobrang sakit daw ng kanyang tiyan na halos ay umaabot daw ang sakit sa kanyang ulo. Kaya naman ay mabilis ang pagkilos ni Mama na ipinahid ang langis sa kanyang tiyan at doon na nga na silaya ni na Mama na bumuo ang bilog. Bula sa mga gumagalaw-galaw na nasa loob ng tiyan ni Ate Virgie. Nakita ko pang napatakip si Mama ng kanyang bibig at si Manong Arma naman ay nahilod ang kanyang sentido. Ang bilog ay unti-unting lumaki. Tila ba naiipon ang kung anumang nasa loob ng kanyang tiyan? Nagsisigaw na si Ate Virgie dahil hindi na raw niya kaya ang matinding sakit na iyon. Kami naman ay hindi alam ang gagawin. Nakahawak pa si Mama sa kamay niya habang nananalangin. Hindi ko na rin alam kung ano ang reaksyon ni Manong Arman at ng mga anak nila dahil ako mismo sa sarili ko ay hindi alam ang samot-saring nararamdaman. Ang dahan-dahang paglobo ng tiyan ni Ate Virgie ay biglang pumutok kasabay ng kanyang pangingisay. Mula sa pumutok niyang tiyan ay lumabas ang mga malalaking hila-hila. Malusog na ang mga iyon na tila ba busog na busog sa mga nakakain nila sa loob. Tumalsik pa nga sa amin ang ilang mga hila-hila. Ang mga pinsan ko ay nagsigawan dahil sa pagkagulat. Ngunit ang labis naming kinatakutan ay ang nangyari sa mga oras na iyon. Si Ate Virgie ay nalagutan na ng hininga at ang buong bahay ay napuno na ng panaghoy na nakatawag pansin sa mga kapitbahay. May iilang kapitbahay ang hindi nakatiis at nakiusyoso at sila mismo ay nakita ang mga hila-hila na nagkalat sa buong sahig at ang kahindik-hindik na sinapit ni Ate Virgie. Ang kanyang tiyan ay may isang malaking butas na tumagos sa kanyang likuran. Butas na sanhi ng paglabas ng mga hila-hila mula sa loob ng kanyang katawan. Ang pangyayaring iyon, Kuya Barry, ay kumalat sa ibang baryo. Naging usap-usapan na binutas daw ng barang si Ate Virgie.
matapos naming mailibing si Ate Virgie. Sa wakas ay nakauwi na rin kami ng Bulacan, Kuya Barry. Ngunit makalipas lamang ng ilang buwan, nabalitaan na lang naming pumanaw na rin si Manong Arman at ang sanhiraw ng kanyang kamatayan ay ang pagsusukan nito ng itim na likido. Dahil sa nangyari sa kanya, kinupkup na namin ang mga anak nila. At ang sabi ng mga bata, bago raw namatay ang kanilang ama, ay minsan ding nakita nilang may lumalabas na mga maliliit na alupihan naman mula sa pusod nito. Kuya Barry, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Sana po ay mapili niyo pong basahin ang kahindik-hindik kong kwento sa araw na ito. Hanggang dito na lang po Kuya Barry at salamat po sa lahat ng nakinig ngayon. Lubos na gumagalang, Cecilia. At ito naman po ang ating pangalawang kwento para sa araw na ito. Isang mapagpalang araw po sa lahat ng mga tagapakinig ng Ang Sundo Horror Stories at sa butihing narrator na si Kuya Barry. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jerwin, nakatira dito sa lalawigan ng Catanduanes at ang edad ko po ngayon ay 23 na. Sana po ay mapaunlakan niyong basahin at maibahagi sa iba pang mga tagapakinig ang aking kwentong isasalaysay sa inyo. Mahilig akong makinig ng mga kwentong nakakatakot sa YouTube hanggang sa nadako ako sa inyong channel Kuya Barry at napakinggan ko ang iba't ibang mga karanasan ng inyong mga sender. Kaya naman po ay nainganyo akong ibahagi sa inyo ang karanasan ng aking amang si Erwin tungkol sa aswang nang minsang dumayo sila ng kanyang mga kaibigan sa isang liblib na barangay. Naganap po ito taong 1975. Ang edad niya noon ay 18 taong gulang pa lamang. Ayon po sa kwento niya Kuya Barry, kasalukuyang naglalakad na sila ng kanyang mga kaibigan papunta sa barangay kung saan gaganapin ang isang kasalan ng kanyang pinsang si Nardo. Nang may nakasabayan silang isang matandang lalaki naglalakad, may saklay itong sako sa balikat at nakikita ng aking ama na parabang hirap na hirap ito sa kanyang dalang sako. Ah, tatang, mawalang galang na po, no? Ah, saan po ba ang punta ninyo? Ako na po ang magbibit-bit niyang dala nyo. Tsaka mukhang mabigat po yung dala nyo, ah. Wika ng aking ama nang makalapit na sila doon sa matanda. Ay nako! Nako, wag na, bata ka. Teka, saan ba kayo pupunta at parang bihis na bihis kayo? Balik na tanong ng matanda sa kanila. Binanggit naman ng aking ama ang barangay na pupuntahan nila dahil dadalo sila sa kasal ng kanyang pinsan kinabukasan. Ah, ganun ba? Mag-iingat kayo sa pupuntahan nyo dahil hindi nyo kilala ang lahat ng mga nakatira doon. Paalala ng matanda sa kanila. Paalala ko lang sa inyo mga iho, huwag kayong basta-basta tumatanggap ng pagkain sa baryong iyon. At huwag na huwag rin kayong lalabas ng bahay kapag gabi na, lalo na't kapag nag-iisa ka lang. Dagdag pang wika nito. Napakunot noon naman ang aking ama sa sinabi ng matanda dahil hindi niya maintindihan ang mga sinasabi nito. Dahil sa mabagal maglakad ang matanda at ayaw naman itong ang aking ama ang magbuhat ng daladalang sako, kaya nagpaalam na lang sila na mauuna na sila sa matanda. Makalipas ang halos isang oras na nilakbay
ay tuluyan na nilang narating ang bungad ng barangay. Pagkapasok nila sa barangay ay agad na hinanap nila ang bahay ng magiging asawa ng pinsan niyang si Nardo. Dumaan muna sila sa barangay at doon nagtanong-tanong kung saan yung bahay ng mapapangasawa ng kanyang pinsan. Eh, kaano-ano nyo ba yung magiging asawa ng pamangking ko? Direktang tanong ng kapitan ng barangay na napagtanungan nila. Napag-alaman nilang tiyuhin pala iyon ni Mara, ang babaeng mapapangasawa ng kanyang pinsan. Ah, Kap, pinsan ko po si Nardo. Inibitahan niya po kasi kaming dumalo sa kanilang kasal. Kaya lang eh, nakakalimutan ko po yung address mismo ng bahay ng kanyang mapapangasawa eh. Tugon ng aking ama. Ah, ganun ba? Sige, ipapahatid ko na lang kayo papunta sa bahay ni Mara para hindi na kayo mapagod pang maglakad. Aniya ng kapitan at agad na inutusan ang isa sa mga barangay tanod na ihatid sila sa bahay ni Mara. Ilang sandali pa ay binaybay na nila ang bahay. Noong makarating na sila ay masaya naman silang sinalubong ni Nardo. Uy mga tol, mabuti naman at napaunlakan nyo ang imbitasyon ko. Kung hindi, magtatampo talaga ako sa inyo. Aniya ni Nardo sa kanila. Yasus, ano ka ba naman? Eh magpapasakal ka na. Este, magpapakasal ka pala. Tugon ni Carlito kay Nardo sabay nagkatawanan silang magkakaibigan. Teka, puro kayo kalokohan eh. Siya nga pala, pasensya na ha at hindi ko kayo nasundo doon sa bungad ng barangay ha. Medyo naging abala kasi ako sa pag-aasikaso dito eh. Ngiting wika ni Nardo. Naku, ayos lang tol. Ipinahatid naman kami ni Kapitan dito sa bahay niyo. Tugon naman ni Arman. Langiya naman tol. Ba't di mo naman sinabi sa amin na bigatin pala tong mapapangasawa mo? Nakakahiya tuloy tong mga isusuot namin bukas sa kasal mo. Sambit ng aking ama sa kanyang pinsan. Eh, nako, ano ba kayo? Ayos lang yan. Tara na sa loob para makakain na kayo. Natatawang aya sa kanila ni Nardo. Ayon pa sa aking ama, kinagabihan ng araw na iyon, masayang nag-iinuman sa labas ng bahay ang aking ama kasama ang kanyang mga kaibigan. Maliban lang kay Nardo kasi bawal itong mag-inom. Ikakasal na kasi ito kinabukasan. Noong mga oras na iyon, Kuya Barry, sila na lamang ang tao sa labas ng bahay. Abala na kasi sa loob ng bahay ang iba pang mga tao. Dahil nagluluto at nag-aayos ng iba pang mga gamit pangkasal ang karamihan. Habang nasa kalagitnaan na sila ng inuman, may napapansin ang aking ama na isang ibong maliit na kulay itim ang pabalik-balik sa puno kung saan sila nakapwestong nag-iinuman. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Noong una ay hindi niya lang ito pinapansin sa pagkaakalang naghahanap lang iyon ng madadapuan. Maya-maya pa, may narinig na siyang huni ng tik-tik doon sa taas ng punong malapit sa kanya. Kung kaya napatingala ang aking ama sa taas at sinipat ng maigi. Narinig naman niyang nagsalita si Carlo at nagsabing, "Mukhang inaaswang na yata tayo mga tula."
dahil sa medyo may tama na ng alak ang kanyang mga kaibigan, ay sumagot naman itong isa pang kaibigan ng aking ama na si Carlito at nagwikang, "Asos! Itong mga duwag na to, aswang lang yan pre. Gusto mo, anakan ko pa yan eh." Tapos ay sabay-sabay silang nagkatawanan. "Hoy aswang, bumaba ka dyan para naman matikman mo ang aking alindog," sigaw ni Carlito habang nakatingala sa puno. Sunod-sunod naman ang kanilang tawanan. Ngunit ang aking ama ng mga sandaling iyon, Kuya Barry, ay hindi na mapakali at naramdaman niyang nagtataasan na ang kanyang mga balahibo sa katawan patungo sa kanyang batok. "Hoy, tigilan niyo nga yan. Hindi magandang biro yan," saway ng aking ama sa kanyang mga kaibigan. Mas lalo namang nang asar pa si Carlito at umaksyon pa itong sumasayaw na parang bang nang aakit. "Yuhu! Ano ka? Ano aswang? Halika na, bumaba ka na dyan," natatawang wika ni Carlito. "Pare, ganun. Lasing ka na. Hindi na magandang biro yung ginagawa mo. Mamaya lapitan ka talaga noon. Tingnan natin kung hindi ka maihi dyan sa saluan mo kapag nilapitan ka ng aswang," natatawang saad ni Carlos. Hanggang sa bigla na lang may malalaking pakpak ang pumagaspas sa kanilang itaas. Sa maniwala kayo at sa hindi, Kuya Barry, ayon sa kwento ng aking ama, sobrang lapad ng pakpak ng kanyang nakita at para daw iyong mga pakpak ng isang paniki. Kasabay ng pagpagaspas ng pakpak ay nakarinig na sila ng huni ng wakwak. Nakita rin nila ang hitsura ng aswang. Sobrang nakakatakot ang wangis nito. Nanlalaki ang mga matang nakaluwang kulay pula at ang mga ngipin nitong matatalas. Idagdag mo pa ang sabog-sabog na buhok nitong nagtataasan at walang humpay ang pagtulo ng mga malalapot nitong laway. Agad na nagpulasan ang aking ama at ang kanyang mga kaibigan at mabilis na tumakbo sa loob ng bahay. "Tulong! May aswang! Hinahabol kami ng aswang! Saklolo!" sigaw ni Carlito at tila ba nawala ang pagkalasing nito. Napakabilis nitong tumakbo at nangunguna pa itong makarating sa loob ng bahay. Noong makarating naman sila ay nagulantang ang mga taong abala sa pag-aasikaso. Mabilis silang nilapitan ng mga ito at tinanong kung ano ang nangyari. "May aswang! Doon sa labas, may aswang!" anya ni Carlito. Mabilis namang lumabas ang ama ni Mara habang may bitbit itong baril na dibomba. Ilang sandali pa ay narinig ng aking ama ang tatlong sunod-sunod na putok ng baril sa labas ng bahay. Kaya mabilis silang sumilip sa may bintana. Noong makasilip na sila ay nakita nila ang nilalang na lumilipad sa itaas at para itong saranggola na kasing lapad ng payong. Lumilipad ito papalayo habang palakas naman ng palakas ang huni ng wakwak. Ilang sandali pa ay pumasok na ang ama ni Mara at nagsabing, "Aswang ang lumilipad na iyon. Mabuti na lang at hindi kayo nadakot," wika nito. "Ito kasing si Carlito po kasi ang kulit-kulit eh. Hinamon pa niya kasing bubuntisin daw niya yung aswang, kaya po siguro nagalit iyon at bigla na lang po kaming sinugod," anya ni Carlo. "Kaya naman pala, sa susunod, huwag basta-bastang maghamon, lalo na't sa mga katulad nila. Dahil hindi ka aatrasan talaga ng mga nilalang na iyan kapag hinahamon mo sila.
napapailing na wika ng ama ni Mara. Noong gabing iyon, hindi nakatulog si Carlito dahil sa kanyang kalokohan at dahil sa kanyang naranasan. Naging isang matinding aral ito para sa kanya. Kinabukasan ay maayos namang naidaos ang kasal ng pinsan ng aking ama kahit na inaswang pa sila noong gabing nagiinuman sila. Matapos naganap ang kasal ay umuwi na sila at magmula po noon, Kuya Barry, hindi na po basta-bastang nagbibitaw si Carlito ng mga pananalitang hindi maganda. Lalong-lalo na kapag dumadayo sila sa ibang barangay. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Jerbin. And again, maraming maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Barry at ako ang sundo.